All right, good evening. It's 8:26. It's ano man day ngayon? Wednesday, July 27, 2022. Pasko na, malapit na, nangamoy putubongbong na. So, lalabas na si Jo Marie Chan, ilang panahon na lang. At ito pa rin, nanalangin pa rin tayo. Ako na sa YouTube na sa Jo Marie, nagpapakita na. Oh. Yeah. Lapit na ang Pasko. So mag-start muna tayo sa ano. Ay, yung bagong business po ng friend, Kuya Aldrin. Mental Health Online Service. Anong pangalan nun? Ano po? Ronaline Igis. Ronaline Igis. I-type mo na lang. Sino ito yung nakausap natin noong Sunday? Apo, yung akala nila foreigner. Akala ko nga Latina yun eh. Hindi ko nilalapitan na ako, mapapaitis na naman ako dito. Yung pala, Pilipino. Oo. So, okay. Okay, anong services nila? Mental health? Apo, mental health online. Hindi siya professional na ano po, pero kasi dumaan siya sa ganun, so nag-take siya ng, nag-aral po siya para din matulungan niya rin yung mga nangyari din sa kanya na meron siyang ma... Basta sabi po niya matulungan niya, ma-encourage niya. Okay. Actually, sa kanya galing po yung revive na... Yung may binigay akong parang ano po sa inyo, yung para siyang mani. Parang, yung color green na lalagyan na packaging po. Yung para siyang oatmeal or ano ba yun? At tawag po ng pastor. Kalimutan ko yung tawag dun. Nagustuhan siya ni Sister Minnie. Sa kanya po galing yung business niya rin po yun. Ah, okay. Alright, so let's start with pray support. Pray support. Sinong gusto mauna? To start, siguro last Sunday. Nakatawang tingnan, no? Para tayong United Colors of Benetton. puro dilaw ang mga buhok, di ba? Itim, halo-halo eh. Bland. So, nakatawa. Di naman ako na-inform. Sa atin pala papupuntahin lahat. Sana nakapag-katay man lang ng dalawang baka. Pray support. Ako po, Pastor Jeff. Yung Sunday din. Kasi, di ba nang Saturday night, late na tayo naka-uwi. Mm-hmm. Tapos parang may inayos pa po ako dun sa preaching. May binago pa po ako. So, kinakabahan ako. Tapos pagkakita ko, sabi ko, oh my gosh, mapapalaban ako. Mapapalaban ako sa English. English. Kasi, ano, may mga niready akong joke. Sabi ko, hindi ko ito mag-deliver. Pero ano po, sobrang grace lang ni Lord na nakapag-flow. Tapos, I really felt like ano, yun po talaga yung word na gustong i-release ni God. Tapos ang ganda rin po ng feedback kasi may mga lumapit po sa akin na blessed daw sila, tapos may iba na gusto nang mag-serve sa church kasi yun daw yung leading ni God sa kanila. So nakatuwa lang po kasi si God talaga yung ano. Yeah. Yung his power is made perfect in our weakness. Exactly. So, you did well actually, no? And as of course the Holy Spirit through the Holy Spirit's leading, nakakatuwa at madaming na bless, no? At kahit ako, na bless ako, na enjoy ko yung teaching. So yeah, at masaya ako dahil pray support, hindi ako naka-assign that Sunday, kundi dugo-dugo na naman ang ilong ko. Sabi ko kay Faith, good luck. Alam ko naman na ano eh, na yakang-yakan mo yon at ano, yakang-yakan ni Lord yun. Katuwa lang. Yeah, madami na bless. Ay, laki ng TV nila dun sa ano, Valencia oh. Oh. Tama si ano, si Aye tuwa-tuwa nakatingin siya sa TV. Hi Aye, hello. Hi Aye. Hi Jaja, hello. Oh. Tataka sila siguro. Nasaan sila? Praise report. Sarap ng lechon, ano?
Ako, Pastor, pray support ko lang kasi may refer si Jairo sa amin na agency ba yun para kay Stephen just in case kasi hindi siya makahanap ng trabaho. Ayun, so, ma-update si Jairo. Pinuntahan namin kahapon yung GLAAD, Greater Los Angeles for Deafness. Tapos, in-interview siya, ang ano lang kay Stephen, hindi siya decided, ano bang gusto mong field? Sabi niya, una, computer. Pantang uli, gusto niya maging chef, gusto niya maging cook. So, hindi siya talaga makapag-decide. Tapos, tinanong siya, do you want to drive? Kasi sabi ko, malalayo yung mga company. Oo daw. Tinanong ko siya, natatakot siya. Ayaw niya kaya magulo yung utak. Pero, after 3 hours, natulungan siya makakuha ng video phone. Video phone ba yun? Yung video phone para makakaroon siya ng access na magkakonect sa mga companies o kaya yung tuturuan siya. Tapos ikinonect din siya sa EDD para yung EDD tutulungan siya na pag-answer sa interview, maghanap ng mga companies ganoon. So, yun, may tumawag na sa kanya kaninang EDD, nagko-communicate sila, tapos i-install na sa Monday yung kanyang video phone. Yeah, wow. Thank you kay Jairus. And then next to that, tutulungan siya para how to answer interviews. Yun. Wow. Thank you, Doc Willy. Kay Doc Jairus. Nakatuwa naman. Praise the Lord. Praise the Lord. Any praise support? Kami po, nagpapasalamat po kami kay Lord kasi nakapasan po si Allison. Yes. And thank you rin po kay Lord kasi nakapag-minister kami nila Sister Elby. Oh yeah. Kahapon po. Oo. Maraming experience na maganda po. Yeah, kahapon ano, nakakatuwang tingnan na lahat eh nagtutulungan, no? At ang masaya silang ginagawa ang mga bagay-bagay na ganun. So, kumbaga, outflow lang, walang pilitan, walang ano. 'Di ba? May kainan pa sa dulo. Parang alam mo kumbaga yung sa Bollywood, yung mga Indian movies. Sa dulo ng pelikula, kahit action pa yan, may sayawan sa dulo. Napansin nyo? O, tayo naman, may kainan sa dulo. Kami na nagsara ng ano, Starbucks po. We will be closing in 10 minutes. Nag-adjust na lang yung Starbucks sa inyo. Sabi nyo, mag-adjust na kami sa inyo. Ayun po eh. Ayun. Tsaka siyempre, anniversary nyo, no? Anniversary niya nung Sunday, itong month na to. Anniversary niya rin sa church. Apo. 1 year na kayo. God, praise God. Yeah. At ang mga Raymundo rin, anniversary sa church. Diba? At si Darren din, anniversary niya sa church ngayon, July. Puro na kayo 1 year. Diba? Parang ang tatagal niyo na sa church. 12 months pa lang kayo, pero parang tatagal. Parang kayo mga founder ng church. So, ano pang praise report? Praise report kay Jan. Yung bahay din po namin, nangangailangan din po ng kalinga at aruga. Baka gusto niya pumunta dito. Sige po. Okay kami dyan. Andyan lahat mga piging. Always ready to serve you. May ministry na tayo. Ano eh. Nagawa na daw sila PJ ng calling card for your house cleaning needs. Cleaning ladies. Bukas, Pastor, magbe-babysitting naman ako kay Sophia. Kami rin magkakasama na sa saan? Sa bahay nila? Iiwan ni Mau po sa akin. Tapos dadaling ko kasama sila Sister Elby po. Bakit? Birthday ni Mau? May date sila? Hindi po, may pasok po. Wala mapaglagakan ng bata. Kasi summer. Opo. Ela, essence ng spiritual family. We help each other. Yeah. Saan? Napag-uusapan nga namin kagabi. Sabi ko, na-realize ko lang. Kung may magkasakit sa church, baka una pang tumulong yung La Filnas bago yung kamag-anak. Diba? Kasi sinong tutulong sa akin dito? Ako, naghangata. Hello. Naghang.
Hello. Sorry, naghang ako. Naghang na naman as usual. Ay, naku, naghang. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Pastor, nakahang pa yung video mo. Ayan. Ayan, ayan, nakahang. Sorry. Hindi ko nalagyan ng uling tong ano eh. Di uling kasi yung wifi namin. Kaya mahina. Papalitan ko ng dekerosin. Okay. Any praise support? Meron pa ba? Praise support? Hello? Nakahang ba ako? Okay na po kayo. Okay na po. Oo. Hindi po ah. Ayan, 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 ayan. Okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Grabe itong wifi. Ang hina. Pero pa, praise support. Wala na. So, dumako na tayo sa ating devotion na pangungunahan ni Bishop Aldrin. Bishop? Okay po. Okay, let's start. Okay po. Yung verse po na i-share ko today, I believe na share na po ito ni, ano, ni Tita Elvie. Eh. Yung ating memory verse sa camp. Pero yung verse 4, Psalms 23 verse 4, yung even though I walk through the valley, darkest valley, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So ito po kasi yung devotion namin this morning. And bago po tayo magsimula, ituloy, bago natin po ituloy, let's do a short prayer. Lord, thank you, Lord God, for tonight. As we gather to pray, Lord God, Lord, guide us, Lord God, sa mga sasabihin ko po, Lord, sa devotion, Lord God. This reveal something na learn more about your work. Say yung devotion namin this morning, ever since camp po pala, lagi na po kami nagde-devotion ni Jasmine every morning, nasanin na po yung morning. Yung ano po kasi yung fear no evil, parang yeah po, fear no evil, parang sila, parang ano eh, parang God is directing me to connect it with Ephesians 6:12. Yung sa Ephesians 6:12 po is, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, parang nararamdaman ko po kasi that there is not just a mental or physical attack sa atin, there's also a spiritual attack sa atin as a church. Like, yung nagka-COVID kami, and then yung nangyari kay Ate Dar, and then parang there's a spiritual battle na nangyayari. So let us not forget that we should fear no evil, that si God, siya yung ating divine shepherd. He still has his rod and staff na dapat, just like sheep's, we should be confident that our shepherd is always there to guide us, to protect us. Katulad nung kinuwento ni Pastor, nung
nung nasa Hermosa tayo, yung story ni David, kasi si David yung sumulat ng Psalms na yan eh, na yun nga, yung fear no evil. God is our divine, ano, our divine shepherd, na katulad ni David, nung ginawa ni David, di ba, nung kinain yung sheep, talagang sinugod niya yung lion and yung bear, tapos kinuha pa niya mismo sa bibig. So ganun, even though we are in danger, we're in the, in, kahit nasa danger na tayo, God will still protect us and rescue us from that danger. So, ayun lang. Naalala ko lang din last week na kinuwento ni Pastor Jeff yung spiritual na, ano po nangyari, Pastor? Yung nag-iba po yung boses. Actually, naranasan ko din po yun. Ex-girlfriend ko po sa Nueva Ecija. Mm-hmm. Ang story naman po niya is na gano'n po sila, nag-spirit of the glass sila ng barkada niya. And then, tumaob po yung spirit of the glass and then, sinaniban po siya nung evil spirit. So, nung evil spirit na yon was a guy. So, pag sinasaniban po siya, lalaki yung lumalabas na boses. Ayun po, na-witness ko po talaga yon. Lahat po kami ng mga friends ko, hinawakan namin yung paa, yung kamay. And then, sobrang lakas, sumipa, parang kabayo. Tumalsik po ako nung sinipa ako. So, ayun po, spiritual realm, mga evil spirits are real. Mm. Na kailangan maging strong tayo sa faith natin para malabanan natin. Let's keep reading the word, keep up our faith, and of course support each other para we could pray for each other para malabanan yung mga forces of evil. Ayun. Maganda yung bagong habit formed nila Aldrin at Jasmine, no, taken from the camp. Nagdire-diretso yung, yun yung goal natin, no, to encourage everyone to spend time with God. Pero lang ako naalala na napag-usapan yung spiritual battle. Nung college kami, madami kaming may birthday September. So what we did is nag-chip in kami at nagpunta kami sa Talisay, Batangas. No, yung isa naming classmate, medyo mayaman, meron silang sariling parang island na malapit sa Taal Volcano. So meron silang palaisdaan doon at we spend like 2 nights doon partying, kain, inuman, blah, blah, blah. So nangyari noon, natutulog yung isa naming classmate na babae. Then suddenly sumisigaw siya. Pagkatapos binuksan namin yung ilaw, nakita namin bumubula yung bibig niya. Tapos sabay-sabay siyang nag-excrete ng ihi, ng dumi, ng di na yung maintindihan. No? Tapos nanlilisik yung mata niya. No? Pag tinignan kanya, parang galit na galit siya. So, tas ano, nagwawala na siya. So ginawa namin, pinin down namin. Eh puro kami lalaki, pinin down namin. So pero alam nyo, yung siguro yung babae, walang five feet ang height niya. Naiangat niya kami. No, naiangat niya kami ganun, naka-pin down siyang ganun. Yung imagine mo yung tuhod ko nandito niya. Elite-lit noon, eh, laki-laki ko eh, pero inangat niya akong ganun. Ang lakas. So natakot na kami noon kasi parang may evil spirit na, di ba? Eh hindi naman kami mga Christians noon. So tapos nakainom pa kami, baka ako nag-drugs tong kaklase natin na to. So ginawa namin, dinala namin sa ospital. Di ayaw niya magpadala sa ospital, nagagalit, no? Basta ganun lang siya ng ganun. So na, hindi ko pa alam na ano siya, possession noon. Tapos di inano namin, pinilit namin, binuhat namin, ang lakas-lakas niya. Tapos, sinakay namin sa owner, bumaba siya ng owner. Tapos, pinipilit namin siyang ibalik sa owner. Yung classmate ko, in-start yung owner. Pinaandar niya yung owner. Yung owner, hindi nakagalaw. Hinawakan ng kaklase namin. So, di ba parang story, kano, kwentong barbero na, di ba? Parang kami mismo, hindi kami makapaniwala. Tapos, dinala namin sa ospital. Sa ospital, medyo kumalma siya ng konti. No? Hindi ko alam kung may pinainom sa kanya or sinaksakan siya. I don't know.
Tapos may dumating na mga police, ini-investigate kasi daw baka daw rape victim or anything else or ano na ako ano yung pinagbibintang sa amin. Buti na lang yung classmate namin, anak ng politiko. So, kumbaga, na-rule out na ano na wala kaming ginagawang mali or anything, no. Tapos kinabukasan, puyat kaming lahat, binabantayan namin sa hospital. Eh kinabukasan, pagdilat, nagugutom daw siya. At bakit daw siya nasa ospital? Hindi niya alam yung nangyari. No, hindi ako Christian noon. Then later on, nung naging Christian na ako, sa siguro mga many years pa na Christian ako, sa ako lang naintindihan na siya ay possessed. No, an evil spirit possessed her. Alam mo, sabi nga sa Biblia, kapag isa umalis, pinaalis mo, pero hindi mo naman pinalitan ng Espiritu ng Diyos, babalik pa legions. No? Pagsabi, legions, madami. Diba? So, importante yung sinasabi ni Aldrin na, kumbaga, let's fill our hearts, no? With godly thoughts and yung ating buhay ay i-ano natin, i-alay natin sa Panginoon. Diba? So, yeah, napakaganda nito. I fear no danger, for you are with me. You know? For your rod and staff, they comfort me. Even though I walk through the darkest valley. Lahat naman tayo dumadaan sa dark valley. Diba? It's how we react, yun ang pinaka-importante. Diba? And how we help each other. No? Eh, yung team effort natin, hindi naman mananalo ang enemy. Basta nagtutulong-tulong tayo. Diba? So, how about the others? Any input sa diniscuss ni Brother Aldrin? Ako, Pastor Jeff. Mm-hmm. Ano din? Alala ko, kailan nga ba? Last month or 2 months ago, right after nung Zoom prayer meeting natin, Wednesday yon, pagkatapos natin, may tumawag sa aking friend ko, nasa California din. Nagpapa-pray siya. Tapos nung tinawagan niya ako, iba na yung boses niya. Tapos sumisigaw siya. Tapos hysterical. Tapos punta ako sa banyo. Kasi nga, ang lakas-lakas. Tapos sumisigaw siya. Tapos pinagpe-pray ko lang siya. Tapos, may gift of tongues naman ako. So pinagpe-pray ko rin siya. Sabi ko, Lord, ano pagpe-pray po sa taong to? Ano nangyayari? Tapos kinakabahan na yun ako kasi nga iba na yung boses niya. Tapos pinalala sa akin ni God yung Psalms 91. So pinag-pray ko lang sa kanya, tapos nire-rebuke ko yung kung anumang evil spirit na ganyan. Tapos right after that, kumalma siya. Tapos after 1 hour, kinamusta ko. Sabi ko, kamusta ka? Ganyan. Sabi niya, alam mo, friend, nung pinag-pray mo ko, parang nanlamig daw siya, tapos may lumabas, parang feel niya daw may lumabas sa kanya. Ganyan. So, naalala ko lang yung sa verse ni Kuya Aldrin, kasi yung tono ni David doon, nakakatuwa lang, kasi yung may conviction siya. Mm-hmm. Yung sinabi niya na even though I walk through the valley, I will fear no evil. Yung conviction niya, yung confidence niya, I feel like yun lang yung nire-remind din sa akin ni God. Yung remaining confident in God na kahit anong pagdaanan, yung parang steadfast kung sino si God na kasama mo siya, ganyan. Kasi parang yung confidence na yon, it will not just serve yung purposes ni God for us, but it can also serve other people when yung parang yung opportunity comes to minister and to help others. Yun din yung confidence na panghahawakan to serve others. Parang yun lang po yung naalala ko. Yeah, nabanggit mo yung Psalm 91, ano? Tapos pinag-usapan natin Psalm 23. Anong isang gabi na hindi makatulog si Sister Darren, nag-play kami ng sa Abide. Ano yun eh? Psalm 23 at Psalm 91. Yung connection, di ba? Kumbaga nakakatuwa lang. At kumbaga, yeah, totoo yung ano, yung attack, no? Yung kumbaga yung how the enemy would like to confuse us, no? Syempre, nakita nila yung ano eh, yung nakikita nila, nagpo-flow kayo, nagsosow kayo, sige. Diba? Atake siya. Pero gusto ko lang i-appreciate, no, yung prayer ni Tita Fe last Sunday. No? Tita Fe and I prayed for Sister Darren sa office.
And even ako na nag-agree lang kasi nabanggit mo yung speaking of tongues. No, nakakatuwa nga kasi tinanong ko si Darren. Darren, ano ba yung denomination mo sa Pilipinas? Baptist pala si Darren. Kami ni Tita Fe, Pentecostal. Eh, wala naman akong intention na mag-speaking tongues. Pero I'm just agreeing with her. She's speaking in tongues and rebuking every enemy, every spirit. And kahit ako na na-bless ako eh. Alam mo, parang ako nga yung pinag-pray. Feeling ko gano'n, no? Then I never realized na I'm just agreeing with her and I'm also speaking in tongues, no? So, nagsasabi na lalo ko, teka, nasa Nazarene nga pala ako. hindi ko nga alam, baka ma-offend yung pinag-pray namin, no? Nalaman ko nga si Darren ay Baptist, no? So, pero okay naman sa kanya. Pero siya mismo, sabi ni Sister Darren, she felt the prayer of Tita Fe. It was so powerful. Kahit ako eh. Parang nakikinig lang ako. I'm just agreeing with her. I felt the power, no, na talagang she was able to connect. Na parang talagang to rebuke yung spirit. No? And somehow, Sister Darren felt good after the prayer. Diba? So, yeah, thank you Tita Fe. I appreciate your contribution doon sa kasi sometimes you cannot do it all, no? That's why we need each other. Hindi ko naman mape-perform lahat. I wish I can pray as powerful as Tita Fe. Alam niyo. But kumbaga my role for that moment is to agree with her, no? And ako mismo na bless ako noon habang pinapakinggan ko yung how she rebuked all the evil spirit. That was an experience. Sabi ko nga eh, eventually lahat naman to, patatawanan lang natin to pagdating ng panahon. Our Lord will always triumph. And that's for sure. Hindi yung tsamba. Kumbaga, maaaring makalabog tayo ng konti, magkaroon tayo ng mga darkest valley. Pero our Lord, in the end, will always triumph. Hindi yun what if, hindi. There's certainty on that, di ba? Kating yung prayer ni David, napaka-certain, di ba? Kumbaga, for your rod and your staff, they comfort me. Diba? Kumbaga, napaka-certain. How about the others? Any input dun sa devotion ni Bishop Aldrin? Yeah, Bishop ka na, Aldrin, na-promote ka. Any input? Pero totoo talaga, Pastor. Opo. Sa buhay natin, the enemy always attacks us. So, it is so important that we know the Word of God. Kasi only the Word of God, you know, the name of Jesus and the Holy Spirit and the blood can give us the power to fight against the enemy. Amen. Amen. Yeah. Amen. Thank you, Tita Fe. Thank you rin sa prayer mo. Okay. So, anything else? Kung wala na, mananalangin na tayo. Ready na ba kayong manalangin? So, sana hindi ako mawala sa ere. Sige, let's start praying. Welcome to Upper Zoom. Oops, next week. Sister Darren. Ayan. Pag di pa kaya ni Sister Darren, eh, sasaluhin ko na lang. Alright, next Wednesday. Okay, manalangin tayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord. We adore you. We praise your name. We lift up your holy name, Lord God. We acknowledge you are the King of Kings and Lord of Lords. Lord, we want to bless your name, Lord God. In this small little way, Lord God, mapakita namin, Panginoon, ang pagmamahal namin, ang pagpagniig namin sa inyo, Panginoon. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang mali, naisip, nasabi.
pagkalinisin niyo po kami, Panginoon. May you rebuke any spirit na evil spirit, Lord God, na maaring gustong mag-confuse sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang pasasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo, Panginoon, sa lahat ng mga gumaling na pinanalangin namin, sa lahat, Panginoon, ng mga answered prayer, gaya ng mga pagpasa sa mga exams at mga driving exams, sa paggaling ni Sister Darren, sa lahat, Panginoon, ng bagay na hiniling namin sa inyo, patuloy kayo na dakila sa buhay namin. Sa mga sumusunod, Panginoon, humihingi kami ng tulong, Panginoon. Ipanalangin ang bawat bagay na aming nais idulog sa inyo. Sa unang panalangin, let's pray for our general prayer to be led by Sister Elvie. Salamat po. Thank you, Lord. Father, we thank you, Lord, tonight. Salamat po sa panahon na ito na inyong binigay sa bawat isa sa amin. Lord, as we come to you, may you cleanse our hearts, Lord God. Prepare us today and teach us how to pray and to put the burden in our hearts to be more prayerful, Lord, sa aming mga kapatiran, O Diyos. But Lord, we pray for, in our general prayer, we pray for school year August 8 on 2022. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga estudyante na papasok sa kanilang eskwelahan, Panginoon, na Lord, may you protect them. We pray for safety, Panginoon, sa mga kapata, Panginoon. Protektahan niyo po sila at ganun din po ang kanilang mga teacher. At hindi lamang po, lahat po ng school, Panginoon, amin pong hinihingi ang inyong protection sa kanila, Panginoon. At salamat din po sa yung pong face-to-face, Lord, we ask for you na wala pong magkasakit, na patuloy niyo po silang bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon. Salamat po. And also pray for Ukraine and Russia war, Lord. Dalangin po namin na the war will end. Matapos na po ito at amin pong dinadalangin yung lalo na po yung mga Ukrainians na nagkahiwa-hiwalay ang pamilya. Panginoon, dalangin po namin na sila ay protection din ninyo at sila ay pahayag din niyo po ang inyong pag-ibig sa kanila, Panginoon, na sila din ay darating ang araw na matatapos po yung war at sila ay magkakasama-sama. And we will keep on praying for them. And even ang president po ng Russia, Panginoon, alam po namin, Panginoon, kayo po ang nagbabago ng puso, Panginoon. Father, we just lift up to you, Putin, Lord God, President Putin, na baguhin niyo po ang kanyang puso, bagayin niyo po ang kanyang kaisipan, Panginoon, that the war will end po. Salamat po, Panginoon, inahabilin po namin sa inyo ang lahat. At also we pray for the earthquake na nangyari lang po kahapon or kaninang umaga, Panginoon. Dalangin po namin yung mga nawalan ng buhay, nawalan ng mahal sa buhay, Panginoon. We ask for your comfort, Lord God. And we pray for sa lahat po ng mga pamilya na bigyan niyo po sila ng provision and supply na ibibigay po lalo na ng government na magkaroon po ng assistance sa bawat naapektuhan ng bagyo, lalo na po sa bandang Abra, kung saan po yung pinaka-epicenter ata. Lord, ang dalangin po namin na patuloy niyo po silang yakapin, Panginoon. Dalangin namin na sila din ay lumapit sa inyo at ikaw ang kanilang tawagan at ikaw ay kanilang makilala, Panginoon. Salamat po at ay nahabilin po namin sila sa inyo. Sa lahat po ng lugar, sa lahat po ng apektuhan, even in Manila, we know, Lord, that meron din pong mga na-feel din nila yung earthquake sa lahat po ng dako ng Pilipinas, Panginoon. Amin pong itong tinataas sa inyo, that your protection to be upon your people, Lord, and even to those places po sa aming bayan sa Pilipinas, Panginoon. At we also pray for yung pong shooting sa Dallas na alam po namin, Panginoon, na wala naman pong nasaktan. And salamat po at wala pong mga nasaktan. At we just pray for those people na nagkakaroon po ng ganitong kaisipan na sila po ay nagkakaroon din ng mental health, yung mga taong nagkakaroon ng ganitong kaisipan na basta na lamang pong nag-shoot ng tao or nang walang kadahilanan because they could not control themselves. So we just ask, Lord, na ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa lahat po ng dako ng lugar ng buong
hindi lamang po dito, even in other places, hindi lamang po sa Dallas, Lord, and even in other places na nakakarinig po kami ng mga shooting incidents, Lord, we just pray na kayo po ang mag-control sa lahat ng mga ito, Panginoon. Mm-hmm. Amin pong itong binibigay sa inyo, titate nata. Alam po namin that kayo po ang nagko-control ng lahat ng bagay, and we really praise you, Lord, that amin pong itong ibinibigay sa inyong lahat. At wala po kaming magagawa kundi kayo lamang po ang siyang tanging may kaalaman sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. And so, salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin. At we know that you will hear our prayer, Lord God. In Jesus' name, amen. Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang mga sumusunod, Panginoon, na kasama namin sa simbahan. Una, Panginoon, dalangin namin ang pagpapala sa bawat buhay nila. Dalangin namin ang kaligtasan at ingatan, Panginoon, sila, Panginoon, sa kung anumang sakit, COVID-19 or anything else, Lord God, na pwede mag-hinder sa kanilang paglilingkod. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy silang gamitin na blessing sa maraming tao na makapagdala sila ng kaluluwa sa inyong paanan, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, si Tyrone, si Daniel, Panginoon. Si Tyrone, Panginoon, na papasok sa eskwelahan ngayon, sa LACC. Pagpalain niyo po siya at ingatan niyo po siya. Ilayin niyo po siya sa mga gang, sa mga gulo. At ingatan niyo po siya na maging pagpapala po siya doon. Madami po siya maging kaibigan at maging successful siya at pagkatapos sa pag-aaral. Si Daniel, Panginoon, na bigyan, pagpalain niyo, Panginoon, yung matagal niya nang inihiling, dalangin namin na tuparin niyo po, Panginoon. Nakita niyo po ang puso niya, alam niyo po ang inyong kailangan, dalangin namin, Panginoon, na maging okay ang lahat, Panginoon, at bigyan siya ng bagong trabaho kung saan wala siyang pasok paglinggo, Panginoon, para makasama niyang pamilya niya. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, financially, at patuloy niyo po silang ingatan bilang pamilya. Dalangin namin si David, Panginoon, si Aileen, si Evan, dalangin namin din na si Alicia, Panginoon, na as one family, Lord God, continue to protect them, bless them, and give the desires of their heart, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo sila bilang pamilya. We pray for Christina San Benaventura, kay Max Peckler, sa kanilang anak, Panginoon, yung bagong silang bilang pamilya. Panginoon, dalangin namin na pagpapala rin, pag-iingat, mapalapit sa inyo, Panginoon, ang asawa ni Tina, yung kanyang anak, Panginoon, ay mapalapit din sa inyo, Panginoon. Palakihin niyo siya, Panginoon, sa isang Kristiyano pamamahay. Dalangin namin, Panginoon, yung desire ni Sister Tina na mag-serve, umawit para sa inyo, Panginoon, na hindi pong tuparin ito, Panginoon. Maging part siya ng worship team, Panginoon. We pray for Sister Nancy, kay Brother Rick, Panginoon. Ingatan niyo rin sila, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ilayin niyo po sila sa mga sakit. Patuloy niyo po silang gamitin, Lord God, sa Lions Club, patuloy niyo po silang gamitin, Panginoon, na makatulong sa maraming tao. We pray for Sister May, kay Sophia, kay Dennis, ganun din sa kapatid niya, si May, si Maureen, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po sila na iingatan at pagpalain, Panginoon, at patuloy niyo po pang palakasin ang kanilang pamilya, Panginoon. Maraming salamat sa paglago ni Sister Maureen, Panginoon, sa kanyang spiritual life, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa kanyang birthday, ibigay niyo po, Panginoon, yung desire ng puso niya. Dalangin din namin si Pastor Bong, Panginoon, na ingatan niyo siya sa trabaho niya, bigyan siya ng favor sa boss niya. Bigyan niyo po siya ng bagong trabaho, pagpalain niyo po sila Karen, sina Sister Terry, Panginoon. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Ganun din si Pastor Bong, patuloy niyo ingatan yung kanyang kalusugan, Panginoon. At ingatan niyo po siyang maaksidente sa kanyang workplace, Panginoon. Ito po, Panginoon, na samusari namin dalangin sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Let's pray for our Church of the Nazarene. We will be led by Brother Altry. Dear Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, to commune with you, Lord God. And we thank you, Lord God, for each individual, each family, Lord God, na nandito po, na kasama po namin sa prayer gathering, Lord God. May you bless each one of us, Lord God. And may
we get to be closer to you, Lord Jesus. And Lord, we pray for Church of the Nazarene, General Superintendents Duarte, Graves, Busey, Crocker, Jumbo, Sunberg. Pray for the district office, Pastor Greg, Shay, Vanya, all senior pastors and associate pastors. Pray for the board, Sister Gurley, Tita Faye, Tita Minda, Tita Fepot, Ate Rage, and Pastor Bong. The Filnas, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Dave, Pastor Aklet, LA First English, Joshua, Pastor Dan, Michael, Pedro, LA First Spanish, Juan, Lina, LA First Place South Korean, Pastor Polly, Joseph, pray for LA First Arise North Korean, Jungwon Lee, MCB, Star, Curtis, Nick, Charles, Maynor. We pray for the citizens of the world, Charter School, Silver Lake, Lord God. We pray for all these organizations, these churches, these individuals, these leaders, Lord God. May you continue to protect them, oh Lord God. May you send forth your angels, oh Lord God, to be there, Lord God, to watch over each and every one of us, oh Lord. That may the church continue to outreach, oh Lord God, and reach more souls for you, oh Lord Jesus, Lord God, that more people will be saved, Lord God, and get to know your love and get to know your awesomeness, your power, oh Lord God, how good you are, how great you are, Lord God, how mercy, to know more about your mercy, Lord God. And thank you, Lord God, for your grace upon us, oh Lord. And Lord, we pray that each one would humble themselves, Lord God, that they would serve, Lord God, know that like Jesus, what Jesus did, he came down to serve and not be served, oh Lord God. May they have that heart, oh Lord God, that passion, oh Lord God, for your people, oh Lord. And Lord, we pray that that each ministry will just grow, Lord God, flourish, Lord God, more fruits will be ripened, oh Lord God, na lalo pang lumago, not just by numbers, but pati po yung quality ng congregation, oh Lord God. And Lord, we pray for hearts changed as well, oh Lord, na they would be straight and focused upon you, oh Lord God. Pray for anointing and a double portion of blessing, of anointing, oh Lord God, that there would be a fire, a revival, oh Lord God's church. This we pray, oh Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa pagmamahal niyo po sa amin, Lord God. We just honor you and lift up everything at your feet, oh Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Yes, for the praise we worship you, oh God. Thank you, Lord, sa oras na to. Itinataas ko po sa inyo ang Church of the Nazarene, Pinay Pastors and Sister Churches, Covenas, Pastor Sunny Rivera, New Hope Nas, Pastor Don De Cuema, Vallejo Nas, Pastor Tim Cruz, Faith Hope Love Assembly, Pastor JP Galion, Hillcrest Family Life Baptist Church, Reuel Pica, Goyman Church of the Nazarene. Oh God, nasana po lahat po ito ng mga kanilang mga senior pastors. God is magkaroon sila na mas to always have a passion to know more Christ, and magkaroon sila parati ng humble spirit, and magkaroon sila ng holy and pure life, God, and protection din po para sa pamilya nila at para sa kanila din po, God, na mag-grow din po ang kanilang mga ang bawat churches na ito, God. And also, God, na mas marami pa silang soul na ma-save pa po, God. In Jesus' name we pray, amen. Let's now pray for the complete healing, provisions, and comfort and peace for the following people. Sister Faith. Lord, we thank you, God, because you said in your word, God, that by your stripes we are healed, Lord. So we claim that, God, for the following people. Lord, we pray for Tita Fe, for Lola Fe, God. We pray for her pre-operation this coming August 1. Lord, I pray that you would prepare her mentally, physically, spiritually, emotionally, even the doctors
the surgeon, God, who will work on her, Lord. I pray that the pre-op will be successful. It will be smooth, Lord, that even sa actual eye surgery niya on August 8, Lord, we claim a successful eye surgery. Lord, I pray against any complications. I pray that it would be done accordingly, Lord. Guide the hands of the surgeon, God, who will work on her, Lord. And I pray, God, that she would be able to recover quickly. And we claim, God, yung success nito na ma-restore, God, yung eyesight niya. Very clear vision, Lord, kay Tita Fe, Lord. We even pray, God, for Tita Josie. We pray for a favorable result ng kanyang pap smear. I pray that you would just give her peace of mind, God, habang approaching tong schedule niya, Lord. We pray for the brother of Charit. We claim healing also kung ano may nararamdaman niya, God. I pray, God, that you would touch the part of the body, God, that needs restoration and complete healing, God. Lord, I pray for Pastor Jeff and for Charit, Lord, for their knee problem. I pray what you would remove whatever is causing that discomfort. I just pray that you would restore, God, yung mobility, God, yung flexibility, God, na that they would be able to walk with so much ease, Lord, na we command that pain, whatever discomfort na nararamdaman nila to be gone in Jesus' name. And we pray for Darren, Lord. We thank you, God, because you're the God of all comfort, God. You said in your word that you're do not be anxious about anything, Lord, and that you're, with thanksgiving we can present your request, and your peace, Lord, that transcends all understanding will guard her heart and her mind, Lord. So I just declare that peace that transcends all understanding to just surround her, sila ni Kuya Noel, God, even si Jaja, Lord. We come against any schemes of the enemy, God, to plant fear or anxiety sa hearts nila, Lord. I pray even for Ate Mimi, for her mammogram, Lord. We pray for good results. I pray, God, that you would walang makitang anumang pangit dun sa result ng mammogram niya, God. And I pray that you would also give her peace of mind, God. And for Ate Jet's parents, Lord, we just speak healing. I pray, God, yung kung ano man yung nararamdaman ng parents niya ngayon, Lord. We declare that you would remove any abnormality, Lord. Anything that is not, that is causing, God, discomfort and pain, Lord. We speak healing and we come against that, God. I pray that you would restore yung pangangatawan nila, Lord. And I pray for the brother-in-law of Eileen. Lord, we also pray for your healing upon dun sa brother-in-law niya, God. Ano man yung nararamdaman niya, Panginoon, ikaw po ang umipo sa katawan niya at magdala po ng kagalingan, Lord. I pray for Mama. I pray for the quick healing, God, nung wound niya sa paa. Lord, I thank you, God, kasi natutuyo na, God. I just pray, God, na magtuloy-tuloy to, Lord. Even magandang result ng kanyang EKG, ultrasound, and mammogram tomorrow, God. I pray for Miguel Noel, also for complete healing. Ganon din po kay Patrick Noel, God. I pray that you would restore his ability to walk. I thank you that nothing is impossible with you. So, Panginoon, we just continue to pray for this, God, and believe you, God, that you are able, God, to cause him to walk, Lord. And I pray for Tita Diana, Lord. I pray for na she'll be able to take her medications. I pray na therapy would work well for her, maging successful, God. And we pray, God, na maka-recover na siya, God, from her Parkinson's. We thank you, God, for that you are the God who hears our prayers, Lord. So we lift this up to you, God, because we know, God, that you that nothing is impossible with you, Lord. So maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Okay. Heavenly Father, we present. Thank you, Lord, and we continue to lift up to you all these prayer requests. I lift up to you, Lord, si Mami Jet, si Mami Lydia, sa kanyang lungs. I pray, Lord, na healing be upon her. Kung meron man tubig ang kanyang lungs, mawala po ito, Lord. At
Lord, I pray also, Lord, na tuluyan na siyang, tuluyan niya nang ihinto ang kanyang smoking na nagiging cause ng kanyang problem sa lungs. I pray, Lord, na hindi niya to kayang gawin kung hindi niya ilalapit sa inyo, Lord. Kaya hipuin niyo po ang Mami Lydia, Mami Lydia, Lord. I also lift up to you si Alet Castro sa kanyang chemo breast cancer, O Lord. I pray, Lord, na you will also give her the healing that she needs, O Lord, na maging successful ang chemo, na sana po, Lord, wag tutuloy-tuloy ang chemo at magkaroon po, Lord, ng ma-stop na po ito, Lord, at magkaroon na po siya ng healing. I also pray for Mr. Edge for his prostate, O Lord. I know, Lord, na pwede nyo rin po itong ihinto, pwede nyo rin po itong pagalingin sa kanya, Lord. Basta magkaroon lang po siya ng faith na tumawag sa inyo at i-claim ang healing upon his prostate, O Lord. And we believe, O Lord, na you will answer this prayer request also, O Lord. I pray for Rochelle for lung cancer stage 4. Nothing is impossible with you, Lord, kung anumang stage ito. Pwede po itong mawala, O Lord, at pwede rin pong magkaroon siya ng healing, O Lord, basta magkaroon lang po siya ng faith. I pray for people who will share your word to her at para rin po, Lord, matulungan siya makalapit sa inyo at i-claim ang healing, pan-healing, O Lord, sa kanyang katawan. I also pray for Janet, breast medication to take effect. I pray, Lord, for her na sana po, Lord, yung kanyang medication sa kanyang breast ay maayos at tumalab at magkaroon po ng healing. And I pray also, Lord, na huwag na rin po siya magkaroon anumang surgery at kung anumang pong problem sa breast niya, Lord, ay makuha sa gamot na ito, Lord. Basta i-claim niya lang po, Lord, at magkaroon siya faith na healing will be upon her breast, O Lord. I pray for Besad for his colon cancer post-surgery recovery. I pray, Lord, at this moment, katuloy niyo po pagalingin si Besad, O Lord. And I pray also, O Lord, for Mary Ann and Besad na sana po, Lord, wag lang po silang magsimba every time they are in need, kundi ma-realize po nila, Lord, na talagang kailangan po nila kayo every day of their life. Hindi yung pag meron lang po silang na-encounter na problem. We pray also, O Lord, na makabalik po sila sa church, sasad man po sila, Lord. Na magkaroon po sila ng time na mag-serve. I-reserve ang Sunday para sa inyo, Lord. Dahil alam po nila, Lord, na alam naman po nila, Lord, na wala silang ibang tatakbuhan kundi kayo lamang, Lord. So I pray for Vesa de Marian, touch their hearts, touch their family. Kay Miss Sarah, ingatan niyo po siya, Lord, na saan man po siya, malayo sa kanyang mga magulang. Always take care of Sarah also, Lord. I pray for Aldina and Basaka and Darren Madrid sa kanila pong pagbubuntis, Lord. Lord, I pray for their OBs, O Lord, for the na patuloy po silang ingatan ang mga batang nasa kanilang sinapupunan, Lord, na maging maayos po ito, Lord, maging healthy babies, O Lord, habang lumalaki po ang mga bata, especially sa last trimester nila, Lord. I lift up to you si Darren, Lord, na nagkakaroon na po ng recovery at naniniwala po kami, Lord, sa tulong ng aming church ay makaka-recover si Darren. At I pray also, O Lord, na bigyan niyo po siya ng kalakasan na manormalize po ang kanyang ang kakulangan ng mga vitamins sa kanyang katawan. At naniniwala po ako, Lord, na hindi niyo po siya pababayaan, na patuloy po namin siyang aalagaan, ipagdara sa Lord na magkaroon po siya ng makarecover po siya, Lord, sa poor health na nararamdaman niya ngayon, sa kanyang anxiety, kung ano ang puro nararamdaman niya. We pray, O Lord, for full recovery. Ganyan din po kay Noel na araw-araw po pumapasok sa office. Naingatan niyo rin po siya, Lord. Ganyan din po kay Jaja. I pray, Lord, for this family na patuloy niyo po silang gabayan. Patuloy niyo pong ibigay ang kanilang needs at ang kanilang bahay, O Lord, na naayos na po ng mga piging. I pray, Lord, na maging maayos rin po ang pakiramdam nila once na bumalik po sila dito, Lord. Thank you, Lord. We continue to lift up to you, Darren, the Madrid family. I also pray for Rick Isidro and family for comfort, especially for Rick na nawala ng ama. I pray, Lord, for his relative, loved ones, especially those in the Philippines na
comfort na ibigay niyo rin po sa kanila, especially also for Rick. And pray, O Lord, na makabalik po sila sa church again para patuloy po silang magkaroon ng peace at saka comfort sa kanilang pang-araw-araw. Thank you, Lord, and we pray and we believe and we claim all answered prayers to our prayers. In Jesus' name, amen. Let's continue to pray for personal supplication to be led by me. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the power of prayer, Lord God. Thank you for giving us, Lord God, a privilege, Lord, na humingi na special favor at special request sa inyo, Panginoon. Panginoon, tinataas namin ngayong gabi si Sister Wedge Pagyo na pauwi siya dito sa Amerika. Una, safe travel, Panginoon. Wala pong mangyayaring masama, Panginoon. Ingatan niyo po siya. Hindi po siya magkasakit. Hindi po makakuha na ano pa mang virus, anything, Lord God. Smooth travel, Lord God. Provisions niya, Panginoon. At makabalik po siya sa kanyang magulang, Panginoon. Safe and sound, Panginoon. Maging pagpapala po sana ang kanyang pag-stay sa Pilipinas. At nagamit niya siya, Panginoon, bilang channel of blessing, Panginoon, sa maraming kaibigan at kamag-anak na doon. Panginoon, dinataas namin, Panginoon, sa inyo. Papasalamat kami dahil hindi na nila kailangan mag-biometrics. Sa pinapanalangin namin sa inyo, Panginoon, ang mabilis na pagpasa sa interview, Panginoon, at magkaroon ng swear-in agad as new citizens of United States, Panginoon, si Sir Minnie at saka si Sister Vilma. Ganun din, Panginoon, na nangailan po kami ng taong mayroong alam ng technicalities pagdating sa sound engineering, Panginoon, para sa aming tech team, para po mas mapaganda pa po namin ang worship experience, Panginoon, para sa inyo. Panginoon, tinataas din namin ang aming stay, Panginoon, sa Wiley at sa courtyard at sa patio at sa gym na the entire time kami nandoon sa LA, Panginoon. Wala pong masamang elemento, masamang loob na pumasok, wala pong mananakit, wala pong may gagawa na masama. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon, linggo-linggo, tuwing Sabado, tuwing Linggo. Ganun din po, Panginoon, na wala pong masaktan during mga sports activities at wala pong untoward incident, Panginoon, gaya ng fire, robbery, earthquake, or shooting incident, Panginoon, na mangyayari. Proteksyonan niyo po kami sa lugar na yon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, si John Marco, Sister Pepot, si Brother Cyrus, si Tep-Tep, si Sister Jasmine, Panginoon, na makakuha ng bagong trabaho. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, na nahangad nila, Panginoon, na kumita para po sa kabutihan ng kanilang pamilya, Panginoon, para makatulong po. Dalangin po namin na bigyan niyo po sila ng maganda, matibay, at saka po maasahan na hanap buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, design ng puso nila. Salamat, Panginoon, sa approval ng visa, immigrant visa ni Jorel at ni Liana. Dalangin na, Panginoon, safe travel nila papunta dito sa US. Lahat po ng pangailangan nila, pera, papeles, approval, ay puprovide ninyo, Panginoon. Makapagtrabaho sila na maayos, Panginoon, makapiling namin sila dito, Panginoon. At maging pagpapala sila, Panginoon, at magbigay ng galak sa kanilang mga magulang at kapatid. Panginoon, salamat, Panginoon, kay Brother Shane. Dalangin namin ng peace of mind, direction in life, Panginoon. Pagpalain niyo po yung kanyang mga anak, lalo na yung parating, Panginoon, mula sa Philippines, Lord God. We pray, Lord God, na tulungan mo po siya maging ama, gabayan ng kanyang mga anak, Panginoon. At tulungan niyo po siya, Panginoon, na palakihin ng tama ang kanyang mga anak, Panginoon. We pray, Lord God, sa mga Raimundo, Anastasio, sa mga Madrid, kay Sister Jaya, kay Pastor Clyde, Panginoon, ang bagong lugar na titirhan, Panginoon, kung saan sila magiging komportable at pagpapalain niyo, Panginoon. We pray for provisions, Panginoon. We pray for job, direction in life. Kayo na, Panginoon, ang patuloy na bumago sa puso niya. Naniniwala po, Panginoon, na maganda po ang plano niya sa buhay niya, Panginoon. At alangin na, Panginoon, na siya po ay magkaroon ng magandang kinabukasan sa pamagitan ninyo. We lift up to you, Sister Faith, Lord God, direction in life, provision sa mga pangailangan niya, Panginoon, lalo mga finances. We pray for her F1 visa na bago magpasokan, Panginoon, ay lumabas
at maging magamit niyo ito, Panginoon, para po sa kanyang pag-aaral, Panginoon. Dalangin namin si Pastor Clyde, Panginoon, sa kanyang mga financial needs sa law school at makakuha siya ng mga scholarship, Panginoon. Bigyan niyo po siya lang ng favor, Panginoon, sa mga inihiling namin ito ngayong gabi. Ito po ang aming samot-saring dalangin sa kanila po ng Panginoong Jesus. Amen. Pastor Bert. Okay, thank you. Tayo po'y dumulog patuloy sa pananalangin ng ating Panginoon. Itaas po natin yung mga connecting events ng Iglesia, yung evangelism at discipleship. At patuloy, Panginoon, na kami po ay dumudulog sa inyo. Bigyan ng kaalaman at kalakasan at ng iyong pagpapahid, Panginoon, upang may sagawa namin ng iyong kalooban sa Iglesia, Panginoon, lalong-lalo na dito sa downtown LA, Panginoon. Lord, as well, tinatas po namin ng aming lead pastor, Panginoon, si Pastor Jeff, Lord, kayo, sa kanyang mga pangangaral tuwing linggo or this coming Sunday, Father God. Lord, patuloy, Panginoon, na gamitin mo ang iyong abang lingkod na alam namin, Panginoon, meron kang layunin, Panginoon, at pangitain na sa LA, Panginoon, lahat ng mga kababayan namin, mga Pilipino, ay makarinig at sila rin, Panginoon, ay makakilala sa inyo. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy niyo siyang pagpalain, na gabayan at ingatan at kayo po ang sa kanilang mga kanyang pangangailangan, Panginoon, kayo rin na magkaloob nito, maging sa financial, maging sa physical and spiritual, especially, Panginoon, ang iyong abang lingkod, Panginoon, siya ingatan. And Lord, we pray also for the evangelism of the church. Ngayon po, Panginoon, ang ginagawa ng mga youth namin ay yung pamimigay ng mga wives, Lord. Lord, nawa ay ma-release o makuha, Panginoon, ng mga pinagkakalob nito at magamit, Panginoon, upang ito'y marami pa, Panginoon, na maabot ng mga kaluluwa, Panginoon, sa mga palengke o sa mga stores, Panginoon, Lord God. At ganun din po, Panginoon, ang nalalapit na BBS ng aming iglesia, Panginoon, Lord, lalain ko po na kayo po ang magpala nito, na marami pong mga bata ang maka-attend nito, Panginoon, at mapagpala, at ito'y maging daylan o daan para sa mga pamilya nila o mga magulang ay makakilala rin sa inyo, Panginoon, at mga batang ito ay patuloy na lumago at makakilala sa inyo, Panginoon. This coming Saturday as well, yung mga volunteers, Lord God, yung mga magtuturo, Panginoon, Lord, pagpalaan niyo sila, you know, that they prepare, oh Lord God, for this coming BBS at kayo rin, Panginoon, na magbigay ng kalakasan sa kanila patuloy at ang kanilang mga pagpapagal, Panginoon, ay alam namin ito hindi masasayang, Panginoon. So bless all the volunteers this coming Saturday, Panginoon. At ingatan, Panginoon, maging mapagpala at maging maayos at ito'y kaaya-aya sa inyong Panginoon. Lord, salamat po sa inyong gagawin. At by next year, Father God, Lord, let your will be done, Father God, that we will have our in-person life group na matagal na ito, Panginoon. We know because of this pandemic, there are a lot of protocols, so yung mga kinoconsider namin. But Lord, we hope and we pray, Lord God, this coming next year, Father God, that we can visit or we can have face-to-face and life group so that the church or your body will have more be encouraged and be strengthened, Father God, and the discipleship na aming yung pinapagawa, Panginoon, sa iglesia. Ito'y aming matumbok, Panginoon, magawa. So salamat po sa lahat ng mga ginagawa niyo sa iglesia. Tunay, Panginoon, kayo ay aming ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinatanghal. Ikaw lang ang bida, Panginoon. At kami po ay nasisiyan din kapi inyong ginagamit, Panginoon, bilang instrumento, Panginoon,
sa paglago at pagsulong ng iglesia sa dakong downtown LA. Salamat po, Panginoon. Lord, we are privileged and we are full of joy as we serve you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat po ng mga blessings po na tanggap po namin sa ilang po sa araw na ito sa mag-isa buong buhay po namin. Lord, pinagdadasal po namin ang mga sumusunod po ng mga businesses, LNG Nursing Group, Aerotechnic, Retelo, iRadio, Repeat One, and Mental Health Online, 1 million IQs. Lord, maraming salamat po sa mga kumpanyang ito na nagbigay po ng opportunity po sa amin para makapagtrabaho po dito sa Amerika. At maraming salamat po sa mga kumpanya po na ito na talagang nagbibigay support rin po sa kapwa po ng mga Pinoy din po na naghahanap po ng trabaho. Maraming salamat po, Lord, sa maraming salamat po sa lahat po ng mga kumpanya nito at saka sa lahat din po ng mga kumpanya na hindi po nabanggit dito na binigyan po kami na pagkakataon po na makapagtrabaho po at makapag-provide din po sa aming mga pamilya. Lord, pinagdadasal po namin ng mga kumpanya ito na gabayan niyo po sila na hindi po sila malulugi sa kanilang mga trabaho at patuloy pa rin po na mag-serve pa rin po para sa inyo. This is in Jesus' name. Let's close in prayer. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kung saan kami, Panginoon, ay pwedeng manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga sinagot mo na bago namin na ibuka ang aming mga labi, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pabor mo sa buhay namin, patuloy na pagpapala at pag-aalaga, Panginoon. Kaya niyo po, Panginoon, na i-bless niyo, Panginoon, ang inyo po mga anak, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. All right. Another beautiful Wednesday evening, another night of selfless prayer. So, picture. Ayan po, esto na yung mga taga Valencia. Picture na. Ayan. Dali. Okay. 1, 2, 3, smile. Dali, nagsama-sama. All right, guys. See you this coming Thursday tomorrow para sa Youth Bible Study, sa Friday Exodus Series. Nasa kanila naman ay Acts series. Tapos tayo naman sa Saturday, VBS. Oh, it's a busy day. Talagang masaya yun, no? At lahat, mukhang mas maraming volunteers kasi sa participants. Masaya yun. Tapos Sunday, balik tayo sa Exodus series, no? At siyempre, merong basketball at volleyball sa hapon. Oh. So, yun. Maraming salamat. God bless you guys. Keep your enthusiasm to sa ating Panginoon. At pagpalain kayo ngayong gabi. At magpakailanman, Nax. Okay. God bless you guys. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night.